welcome back na naman guys dito sa ating munting channel, no? At maraming salamat kaibigan at napadaan ka dito sa ating munting channel. So ngayong umaga, mayroon naman tayong panibagong tutorial sa inyo. Itong ating ayan, burner, single type ng burner. Ayan. So kung nagtatanong kayo kung pwede i-repair, is pwede po siyang i-repair, no? At madali lang po siya, no? Lalo sa mga burner na mga stock up, sa mga burner na mahinang apoy, ang ganun, burner na mga matitigas, mga ganito, loose, yan, loose. So ang problema nito is loose, no? Pag pinihit mo, walang lagatik, walang nang nangyayari, ganun lang, wala, yan. So dun sa mga may mapabili is bumili na lang kayo ng bago, no? Dun sa mga walang budget at medyo hikap po sa buhay, so gawa natin ang paraan yan, no? Na ganitong issue, no? So sundan nyo lang itong video at simulan na natin ito. So ito na guys, no? Para dun sa mga single at saka double, pare-pareho lang ito ng mga burner, walang pinakaiba. So extension lang yung double, no? So ito, meron siyang lock dito sa ano, sa likod. So tanggalin natin. So ito kasi meron siyang lock dito. Ayan. Ayan. Ito sa ilalim. So tanggalin niyo na lang kung meron lock. Kasi ito sa akin walang lock, no. Yung dinala ni dito sa bahay. Ayan. Tapos kumuha lang long nose. Hugutin 'yan. Hugutin 'to. Kung matigas, hugutin na lang. Kung malambot, hugutin na lang. Kaya nito. Ayan. Sa mga matigas, gamitan nyo ng long nose. Yan, long nose ang gamitin nyo pang bunot. So, yan. Tapos, buksan natin to. Ayan. Kapag medyo matigas, yung mga screw, gamitan nyo to, WD-40. Yan. Water, water displacement, 40%. Yan, ibig sabihin ng WD-40, water displacement, 40%. Yan. Para tanggalin yung mga kalawang. Yan. Dali lang ito guys kasi ano lang naman to, mga stock up na mga ganito. Kahit yung mga luma na mga tinapon na, huwag nyong itapon kasi marami pang parts na pwedeng paggamitan. Kasi pag sa double mga ganito, single, sa double kasi nakasplit lang dito. Yan, nakasplit lang dyan o kaya dito nakasplit. Yan, so madali lang siyang tanggalin. Yan, tanggalin muna natin itong screw. Yan. Tanggalin muna natin itong pipe. Yan. Dali lang naman to. So, yun. So, natanggal na siya. Yan. So, paalala lang, itong gasket niya, make sure na itabi nyo na maayos, no? Kasi baka tumapon at saka sumingaw yung gas. Eh malaking problema. Kaya itong gasket napakalaga to. To. Ayan. Dito 'yan. So, tabi lang natin. Ayan. Tapos testing natin. Ayan. So, 'yan 'no. 'Yon. Wala siyang hindi kumakagat 'yan. Dapat 'to lalagatik 'to. Kapag lumagatik, magkakaroon ng kuryente itong igniter. Tawag ito igniter, 'yan. Magkakaroon siya ng spark dito sa dulo. Para magkaroon ng sindi ng apoy. Parang sa lighter lang. Walang pinakaiba sa lighter. Yun ang trabaho nito, para pa-ignite lang. Para magkaroon siya ng kuryente. Para masindihan niya yung gas na lumalabas dito. Yan. Ano lang yun. Function nito. Tapos sa likod. Sa loob nito. Dito yung hammer. Hammer at saka spring. Sa loob nito. So dito nagka-problema. Yan. So tanggalin natin to. Screw. Para makita natin sa loob. Ayan. Tanggalin natin. Merong mga gantong na matitigas. Ayan. Matitigas. So, ang technique ko dyan, ito. Cutter. Sa mga matitigas na screw at nakalabas yung ulo mga ganto, mga pabilog na type, cutter ang titirahin nyo. Minsan kasi hindi kaya nito. Screwdriver. Kaya ito yung mga panglaban ko sa mga screw. Walang ligtas yung mga screw dito, basta sa cutter. Kahit anong klaseng screw yan, basta makagatan ng ulo nito.
walang ligtas, no? Kasi ito, matigas talaga minsan to. Ayan. So, tanggalin natin. So, ayan. So, baba lang muna natin yung camera, medyo mataas. Mas ganda yung nakalapag. So, pause ko lang muna saglit ng camera. So, ayan guys, no? Ayan ang itsura niya. Ayan. Hawakan natin to para hindi tumapon yung spring kasi minsan kasi nagtitilapon tong spring kasama itong hammer. Ayan. So, press lang natin pa loob tapos pihitin. Ayan. Press konti tapos ganyan. Ayan. Walang kagat. So, tanggalin natin tong spring. Minsan kasi nag-disalign tong spring. Ito yung problema. Ayan. Yung spring. So, ayan. Kung nakikita nyo guys yung sa loob, yon, yung parang manubilan niya sa loob, yan o, yun o, kitang-kita, yan, ito, yun o, yun, ito, ito yung pinaka-ano niya, tawag ito, para sumabit, no? Pinaka banner niya sa loob, yan o, yan, yan, yan yung pinaka manibela niya sa loob para kagatan niya ito, yan. Kapag inikot natin yung burner, pag inikot natin, hanggang ganito yan, tapos dudulas, papalo, kagat, pag pinihit, tapos dulas, papalo. Yun ang trabaho nito, no? Yan. Kung nakikita nitong parang ano niya, end, yung pinaka dulo ng spring, yan. Dulo yan. Dapat, kapag ganito, nakaganito yan, guys. Yan. Nakaganito. Hindi pwedeng ganito. Hindi pwedeng ganito. Hindi pwedeng ganito. Kailangan dito yan. Sa taas. Yan. Yan, no? Yan. Nakaganito yan. Yan. Tapos dito sa dulo ng spring. Yan. Yan parang ano yan sa gitna. Ito. Kailangan tumapat din sa hammer. Ito. Yan. Parang ganito. Yan. Parang lock niya sa loob. Yan. Yun. Yan. Dapat nakaganito. Yan. So, lagay na natin, no? Yan. Tapos, lagay natin doon sa mismong kaha niya, no? So, lagay natin. Yung spring, kailangan pantay. Yan. Ganito. Pantay muna natin. Yan, pantay. Yan. Tapos, baon natin. Hawakan natin dito. So, ang magiging posisyon yan is nakaganito. Yan. Kailangan shoot din yung ano dito sa spring. Dito. Dito. Yan. So, dapat nakaganito yan. Kasi pag inikot mo yan, kailangan ikutin. Ikutin yan. Ikutin tapos ipasok. Yan. Yun. Tapos itong dulo. Ito yung dulo niya. Yan. Ng spring. So, ito. Yan. Kailangan naka-align. Tapos ikutin. Tapos ibaba. Yun yung trabaho nun, no? Baka makalimutan niya. Ganto lang. Pagpasak, ikutin, sabay ibaba. Ito. Yan. Pag tulak, ikot, pasok sa ilalim. Yun. Tapos, testing natin. Hawakan muna natin to. Tapos, try natin. Yun. Kumagat na siya, di ba? Yun. Kumagat na siya. Balik natin. Tapos, kutin ulit. Yun, magkaroon na siya lang. Nagkaroon na siya ng kagat. Kanina kasi hindi kumakagat, no? Para paluin niya to, magkaroon ng kurente. Bibigay niya dito. Susupplyan ng gas. Yun trabaho, no? Yan. Ganun lang. Tapos,
balik natin tong takip niya. Yan. Make sure na yung dulo ng screen andito sa dulo ha. Dito. Yan, dito yung pinaka end ng spring. Tapos yung dito sa kabila, kailangan sakto din. Huwag lang basta ilagay, kailangan shoot din yun dun. No? Yan. Lagay natin to. Yan. Lock muna natin dito sa dulo. Tapos lagay natin dito. Yan. Minsan kapag tinesting nyo, pumalo isa. At saka pangalawa, hindi na pumalo. Tirahin nyo dito sa labas. Kasi umaangat to. Yan. Umaangat yan. Ang gawin nyo, lapag nyo muna. Tapos, tirahin nyo ng screw. Pukpukin. Yan. Yan, pukpukin. Mga ganito. Yan, pukpukin para pumasok sa loob. Yan. Yan, medyo nag... Yan, medyo nag-bend siya, di ba? Yan. Sobra na ta ng bend. Medyo konti lang. Yan. Tapos, lagyan ng langis para dumulas. Yan. Lagyan ng langis sa itaas. Yan. Tapos lagyan din ng langis to. Konti. Bahidan nyo lang ng kamay. Lagyan ng oil. Yan. Tapos balik to. Yan. Tapos balik natin yung screw. So yun. Medyo angat na sa konti. Timplahin natin dito sa paangat niya. Timplahin natin yan. Kung pwede. Yan. So, testing natin. Yun. Yun. So gumagana na siya, no? Yan. Nagkakaroon na siya ng kuryente. Yun. Kita nyo, guys. So yan, guys. Tingnan ito itong dulo. Yan. Yon. Yon. Yon, nagkaroon na siya ng kuryente. So good na. Balik natin dito sa mismong kaha niya. Yan. So good na to. Pwede na to. Yan, ganun lang. Pasimple lang. Yan, tapos yung gasket, huwag natin kalimutan. Yan. Ang gasket dito para hindi tayo para hindi tayo pagmula na sunog. Ito yung napaka-importante, kailangan ibalik ito. Ayan. Huwag nyo kalimutan yung kapag mawala ito, huwag nyo lang ikabit. No? Kapag nawala itong gasket na ito, yan, ito itim, huwag nyo lang ibalik kasi masusunog yung bahay nyo, pati niluluto nyo, pati kayo, mapiresyo. No? So, kunting ingat lang at yan na, kabit na natin. So, ayan guys, no? Nabalik na natin. So, okay na siya. At gumagana na siya, ayun. Okay na siya. Ito nga pala, ang purpose nito is para timplahin yung gas at saka yung hangin. Yan. Kaya kung nakabaliktad ito, mahirap kasi explain kung nakabaliktad kasi dapat ina-adjust to yan. Yan. Itong manubilang to, adjustan yan, timplahan niya ng hangin. Hangin at gas para maganda yung buga ng apoy. Yan. Kapag pula minsan, dito adjustin nyo. Yan. Timplahin nyo ito. Parang manubila. Yun. So, dapat nakaganito yan. Mahirap kasi. Yan. Yan. Dapat nakaganito. Yan. Tapos, timplahin nyo dito sa ilalim part ng ilalim. Yan. Timplahin nyo ito. Yan. Manubilang yan. Para gumanda yung apoy. Yan. Ilagay nyo sa high. Dito sa medium, low. Kahit dito, sa pinakailalim, kapag nagsindi na, sa pinaka-high, yan, lagyan nyo sa high, sa on. O saan lang, basta yung mataas na klaseng gas, tapos timplahin nyo ito sa ilalim, yan, para gumanda yung gas natin. Yan, ganun lang. Sana may natutunan kayo guys, at dito lang. So, salamat sa matagal yung panonood, no? So, medyo matagal-tagal itong video. So, sana yung nakatulong yun, no? So, ready na to. Ready na natin itong ilagay dun sa, ano, sa mismong tangke. Yun. So, maraming salamat sa inyo sa panonood nyo. Huwag kalimutan mag-like, subscribe na lang sa channel ko. At
para matanggap nyo rin yung ibang video yung i-upload ko, no? So ganun lang. Salamat. Be safe. Mag-ingat kayong lahat.